not look like much, or it may not look any different from any other sea area surrounding the Philippines, but this is Benham Rise. Behind me, in front of me, and all around me, this is the 13 million hectares of sea area over which the Philippines enjoys sovereign rights. Now, somewhere in this sea area, Philippine authorities were recently informed that survey ships from China... Pag-usapan natin ngayon ang request ng ating kaibigan na si Christian Noel Palar. Ito ay tungkol sa Benham Rise, isa itong water territories ng Pilipinas na gusto ang kinin ng China kahit ito ay masyadong malayo sa South China Sea, kahit ito ay nasa kabilang side, eastern part of the Philippines na nakaharap sa Pacific Ocean, pero gusto itong ang kinin ng China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Benham Rise ay tinatawag din ng Philippine Rise, isa itong malaking patay na bulkan na sa ilalim ng dagat na matagpuan sa Philippine Sea, 250 kilometers or 160 miles east of northern coastline of Dinapigi, Isabela, at ito ay tinatawag na Kalipong Awan ng mga taga-Catanduanes kahit pa noong unang panahon ng mga Kastila. At ang ibig sabihin ng English ay loneliness from isolated places. Sa ilalim ng Philippine Sea ay maraming basin o malalalim ng lugar na parang palanggana, kasama na ang West Philippine Sea Basin. Lahat ito ay nasa loob ng tinatawag na Central Basin Fault or CBF. Ang Benham Rise ay itinalaga as Protective Food Supply Exclusive Zone ng gobyerno ng Pilipinas mula pa noong May 10, 2017. At ang mga mining and oil exploration ay pinagbawal sa lugar na yon. At noong May 16, 2017, under the Executive Order No. 25 was signed renaming the Benham Rise to Philippine Rise. At noong April 8, 2009, ang Pilipinas ay nagsumite ng Territorial Waters Claim sa United Nations Commission of Limits of Continental Shelf. Ito ay may kaugnayan sa tinatawag na shelf sa region ng Benham Rise, at ito ay sinusumite kaparte ng petisyon sa pagpalapad ng tinatawag na Archipelagos Baseline, an exclusive economic zone sa pamagitan ng batas kung saan kasama ang iba pang claims kagaya ng Kalayaan Island, Spratly Island at ang Scarborough Shoal. Ayon sa claims, ang gobyerno base sa guidelines ng Commission of Limits of the Continental Shelf, ang area ay 350 miles constraints line pasok sa Pilipinas dahil ito ay matatagpuan sa 350 landward sa constraint line kung saan ang measurement ng baseline para sa Territorial Sea ay nagumpisa. At ang Kongreso ng Pilipinas ay pinagtibay ang bill ni Yumaong Senator Miriam Defensor Santiago, now known as Republic Act No. 9522 or Archipelago Baselines Law, kung saan ito ang binabasihan ng claim. At iginiit ayon sa dokumento na ang base ng scientific data, base din ang tinatawag na seismic, magnetic at iba pang geological features, ang Benham Rise ay isang extension sa Philippine Continental Shelf at sangayon sa requirement ng United Nations Convention of the Law of the Sea. Ang Pilipinas ay nagpapile ng claim para sa Benham Rise noong 2008 ayon sunod sa mga requirements of the United Nations Convention of Law of the Sea. Ang United Nations officially approved sa claim ng Pilipinas noong April 2012, at ito ang pinakaunang claim ng Pilipinas na na-approve ng international body mula pa noong colonial era. Pero ang nakakagulat kung bakit ang Chinese survey ship ay namataan doon sa region noong 2017. Ano ba ang business ng mga Chinese doon? Hindi naman ito South China Sea. Sa kabilang dagat ito ng Pacifico Ocean, malayong malayo sa China. Bakit naman sila napunta dito sa eastern part side ng Pilipinas na nakaharap sa Pacific Ocean? Dahil dito si President Rodrigo Duterte nag-utos na papalitan ang pangalan from Benham Rise to Philippine Rise para pagbigay diin ng sovereignty ng Pilipinas doon sa area na yon. At noong May 2017, the Philippine government ay officially adopted the name Philippine Rise at itinalaga ang area na yon as Protected Food Supply Exclusive Zone at ipinagbawal lahat ng mga mining and oil exploration sa Benham Rise or sa Benham Plateau. At ito ikinagalit ng China. Sinabi ng China na ang Pilipinas ay wala daw sovereign right sa Benham Rise kahit na may United Nations-backed international ruling noong 2012. Grabing pang-insulto ito. Isipin nyo sa sarili nating bakuran. Harap-harapan sinabi ng mga Chinese leader, baka darating ang panahon na kukunin nila buong Pilipinas kagaya sa ginawa ng Russia sa Afghanistan noong 1980. At ito pa ang malupit, noong January 2018,
isiniwalat ni Congressman Gary Alijano na ang Department of Foreign Affairs ay nagpahintulot at pumayag na ang Chinese Institute of Oceanology of the Chinese Academy of Science sama ang University of the Philippines para magsagawa ng scientific survey doon sa Binham Rice. Bakit pinayagan ang China na gumawa ng scientific study? Kaya nga pinalitan ang pangalan from Binham Rice para mapatibay ang sovereignty ng region na to. Tapos itong bansa na China na gustong agawin ang ating mga teritoryo ay pinayagan natin gagawa ng survey sa Binham Rice. Ano kaya ang mga inisip ng ating mga opisyal sa Department of Foreign Affairs? Pagdating ng buwan ng February, ang Agriculture Secretary ni President Duterte ay nagsalaysay sa media na in-order ni President Duterte lahat ng foreign research sa Binham Rice. Pero ang ginawang research ng Chinese Academy of Science ay natapos na 2 araw bago dumating ang order. Pagkatapos ng ginawang research ng China sa Binham Rice noong February 12, 2018, ang International Hydrographic Organization ay nag-approve na ang mga lugar doon sa Binham Rice ay pangalanan ng mga Chinese name gaya ng Jinghao, Tianbao, Haidong, Kograo Hill, Zhuizhou, at ang mga lugar na ito na pinangalan ng mga Chinese name ng China ay may distansya na 95 kilometers mula sa Cagayan Province sa dagat ng Pasipiko na malayong malayo sa China. Dahil nasa kabilang dagat ito, pero gusto nilang angkinin at pinapayagan ng ating gobyerno na mangyari iyon. At nagkaroon ito ng public protest at sinabi ng Duterte administration na sila ay u-object at hindi nila kilalanin ang mga Chinese name na pinapangalan ng China sa lugar na iyon. At nag-appeal ang ating gobyerno para sa rejection ng International Hydrographic sa ginawa nitong pag-approve ng Chinese name. At sinabi ng ating gobyerno ay nakipag-coordinate sila sa mga Chinese tungkol sa isyu na ito. Pero paglipas ng 1 araw, sinabi ng Duterte administration na kanilang pinangalanan ang ibang lugar na sakop ng Binham Rice. Pero paglipas ng 1 oras, nagpahayag uli ang Duterte administration na okay lang daw pangalanan ng mga Chinese name yung teritoryo ng Pilipinas. Wala daw itong problema. If you want, we can explore it together. Fine. Philippine Rice is ours. Period. I am not allowing any expedition anymore. Unless you get it, a permit from the president upon the Lorenzana around. May problema ito dahil pag tayo ang pupunta sa China tapos pangalanan natin yung lugar nila ng mga Filipino names, at siyempre babarilin tayo. Noong February 16, ang gobyerno ay nagpadala ng mga tropa doon sa Cagayan Valley para magbantay sa Binham Rice, at noong February 26, ang Department of Foreign Affairs ay nagpahayag noong ginawa ng Senate investigation na ang China ay gumawa ng survey noong 2017 na walang permiso na iniisyo ng gobyerno ng Pilipinas. At may 142 na mga lugar ng Binham Rice na may pangalan na ng Chinese. Ito lamang ay nagpapatunay sa kakulangan ng defense capabilities ng ating bansa para ma-detect ang mga illegal entry sa ating bansa na ginawa ng mga Chinese. O dahil nagkaroon ang gobyerno ng imbalance sa pag-deploy ng mga patrol boats para mapatibay ang defense structure doon malapit sa Pacific Ocean. Dahil ang security measure ng gobyerno ay sobrang nakapokus doon sa western part ng ating bansa dahil ito sa maritime dispute sa South China Sea, ito ay panahon na para mag-deploy ng maraming patrol boats para mapatibay ang ating mga teritoryo sa Pacific Ocean at hindi lang palakasin ang military infrastructure doon sa eastern part ng ating bansa, kundi kailangan ng ating gobyerno na magtayo ng mga infrastructure at tingnan ng ating gobyerno ang economic potential at i-develop ito lalo na sa mga region na sinasakupan ng Binham Rice. Pero bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ang ating mga kaibigan gaya ni Ramiel Torres, ni John Lister Ibarita, Brans Ivan Gortiza, ni Willie Lido, ni Joy Paul Nishion, at saka si Princess Kisaya Pitalco rin. Maraming umaga, hapon at gabi sa inyong lahat. Hanggang sa susunod, maraming salamat.